Pagbili natin ng property or house and lot, ay madalas po nating katanungan kung gaano ba katagal tayo bago makalipat doon sa ating nabili na bahay. At dito po sa video na to ay pag-uusapan po natin kung ano ba yung timeline ng paglipat po natin ng bahay. Depende po dun sa stages or proseso mula po sa pag-reserve hanggang po sa mag-move in ka. So based po sa aking mga previous videos na related din po sa topic na to, ay kung titingnan po natin ulit ang proseso po natin ay syempre kung magre-reserve ka ng unit, ang susunod mo po na gagawin ay yung pagbabayad mo po ng down payment, which is installment. So depende po kung pre-selling o di kaya po ay ready for occupancy yung iyong kukunin. So magkaiba po ang down payment terms. And then after ng down, susunod na po dyan yung processing time ng pag-ibig. At after po ng approval ng pag-ibig, doon na po yung pumapasok yung move-in process. At syempre, bukod po sa move-in process, meron din po tayong renovation, especially kung magpapa-renovate ka po ng bahay mo. So magbibigay po tayo halimbawa ngayon ng example, halimbawa ang makukuha mo ay pre-selling. Pag sinabi po nating pre-selling sa mga hindi po nakakaalam, sa nanonood lang po ngayon ng first time sa video na to, ito po yung wala pang bahay, yung i-construct pa lang po ang bahay. So let's say for example 24 months ang term ng down payment ng pre-selling. Ito rin po ang timeline ng engineering matapos po yung particular block and lot. So bakit ba ganun katagal at abutin ba ng 24 months ang pag-construct din ng engineering? Actually mabilis lang po yung pag-construct ng bahay, mga 6 months lang yan kung talagang dire-diretso. Kaya lang ang ginagawa po ng engineering currently ay yun po yung mga previous year na bumili po ng bahay. So naka-timeline po iyan. Kaya po ganyan yung nilalayout na down payment terms ng developer. And then since ganyan po ang timeline ng engineering na pag-construct at yung sa down payment terms, ang susunod po dyan yung processing time ng pag-ibig. 3 to 6 months po ang inaabot sa mga developer kasi by batch processing po yan. So ibig sabihin kung 24 months yung down payment plus 3 to 6 months sa pag-ibig, so mga 30 months na po ito. And then may timeline pa po tayo na 2 to 3 months sa move-in. So bakit ba 2 to 3 months pa yung aabutin ng move-in time? Kasi meron ka pang kailangan i-comply pag bago ka po maka-move-in, bago ibigay po sa iyo ang susi. So usually yung number one, syempre, ang sa mga developer, most sa mga developer, kailangan magbayad ka muna ng first monthly amortization mo ng pag-ibig. Pangalawa, meron po tayong mga move-in fees na kailangan bayaran. So isi-settle mo po yun. At pangatlo, meron po tayong kailangan i-prepare ng mga requirements kagaya po ng post-dated checks. Kasi po, sa mga hindi po nakakaalam, ang first 2 years mo pag-ibig ay magbabayad ka muna kay developer. Kasi si developer ang magmo-monitor muna ng payments mo, and in return, siya din po ang magre-remit kay pag-ibig ng first 2 years mo. And then, pag na-comply mo yan, i-schedule ka po ng engineering ng tinatawag natin na PANS listing. Pag sinabi po nating PANS listing, ito po yung pag-check ng unit kasama po ang engineering. Baka po may mga sira po ang yung unit na nakuha. At kung may mga sira po repairs, ay gagawin po yan ng engineering ng mga 30 days. So ibig sabihin, 1 month ka nagbabayad ng monthly amortization plus 30 days. So 2 months na po yun. Pag okay na at nagawa na ng engineering, ibibigay na po sa iyo ang susi. Kaya po aabot siya ng 2 to 3 months. And then kung magpaparenovate ka, may mga policy pa po ang developer dyan. Kung magpaparenovate ka ng minor improvement at major improvements, so may mga policy po ang developer dyan na halimbawa 3 months dapat naka-monthly ka na kay pag-ibig, o di kaya 6 months ka na nakabayad kay pag-ibig bago ka pwedeng magkaroon ng major renovation. So yan po ang consideration. So kung isa-summarize po natin, pag pre-selling po ang kinuha mo na bahay, most probably po yan 2 to 3 years po ang abutin. Pagka naman ready for occupancy, nakatayo na yung bahay, nakadepende na lang po yan kung kailan mo mapu-full yung down payment. Kasi binibigyan ka naman ng terms pa ng developer dun sa pagbayad mo ng down payment. Pero kung maipu-full mo ang yung down payment, syempre mas mabilis ang proseso. So ang kung halimbawa pinul mo itong yung RFO, so 3 to 6 months na lang hihintayin mo plus 2 to 3 months, so less than 1 year lang para makalipat ka. Kasi nalilito yung minsan yung mga buyer pagdating po sa mga ibang ahente na nagpo-post na lipat agad. So may mga nakikita tayo na gano'n na ads na lipat agad. Pero hindi natin nalalaman na wala naman talagang concept ng lipat agad. Diba? Kasi i-approve pa yung loan mo ng pag-ibig. Unless may mga exception na developer na nag-in-house financing muna, na yun, lipat agad, pwedeng gano'n. So ganyan po ang ating proseso at ganyan po katagal ang ating timeline
pagdating po sa kukuhanin nating bahay. So para po maset po natin expectation natin at syempre hindi natin masisi yung ahente natin na nag-assist sa atin, di ba? Para alam natin, ah, ganito pala yung timeline. Ganito pala yung proseso ng pag-avail ng bahay. So yan lamang po ang ating discussion for today. So muli po ito po si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur na nagsasabi po sa atin ng pinaka-best investment na pwede po nating gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop ang ating tamang mindset, i-improve ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence sa sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating puong may kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.